ginagawa tayo. Ito, microwave oven ito. Ang tatak niya ay Manabishi. So, ang problema nito, gumagana naman ang unit pero hindi siya umiinit. Kasi nga, nung na-check ko, yung pinaka-socket nito ay grounded na siya dito sa bakal niya sa gilid. So, pag grounded yung pin na to dito sa body, no, automatic yun, hindi na umiinit yung unit natin. Kaya, try ako magpalit yung ganito din, pinalit ko dito. Ang problema, mga dalawa o tatlong beses ko lang siya ginamit, nagkaka-short din ulit, puputok siya, no, or nagkakaroon siya ng leak sa loob. Tapos, magsushort na ulit sa body. Kaya, hindi na naman siya iinit. Kaya ginawa ko, tinry ko buksan yung pinakaloob nito. Yan, nagtry ako mag-DIY. Bali, ito yung original niya. Yan yung tama nung spark niya na sa loob. Yan, nagkaroon na siya ng sunog dito sa loob. Yan. Okay, so nag-DIY ako. Yan. Ginawa ko, pinaghiwalay ko yung socket nung ito. Yan. Tinanggalan ko siya ng socket. Bali, tinanggal ko ito. Nilagari natin ito. Tapos, tinanggal natin yung ilalim. Yung naiwan dito, yung pinaka-base nito. Tapos, yung goma doon sa loob, huwag niyong tanggalin. Yan, tapos ito na siya. Yan, bali, yan na yung DIY natin. Walang laman yan. Bali, separator lang ito. Para safety na hindi mahawakan yung circuit natin sa loob. Yan. Okay? So, nung ginawa ko yan, nung una, hindi ko pa talaga siya tinanggalan lahat. Nag-i-spark pa siya. Pero nung tinanggal na natin lahat ng nang tira dun sa ilalim ay yan. Diba? Hindi siya nag-i-spark. Gumagana siya. So, papainitin lang natin. Diba? Okay siya. Pwede pala siya. Pwede siyang i-DIY basta maayos lang yung pagkagawa. Ano? Okay. Tingnan natin kung mainit na yung nilagay natin. Meron tayo dito basahan na basa. Yan, papausukin natin yan. Pwede pala siya, no? So, sayang kasi yung mga napili kong ganito, saglit ko lang na ikabit, sira ka agad. Kaya, pwede pala siya gawa ng paraan. Gagawa tayo para may sample kayo na pwede nyo gayahin pag gusto nyong gayahin. Pag in case na pang emergency, ano. Pero ito, bago kasi ito, pag ito yung sinalpak ko doon, automatic, mga dalawang beses, tatlong beses, wala na. Shorted na. Yan, no? Umuusok na yan, no? Umuusok na yung basahan natin sa loob. Yan. Gumagana yan. So, effective. Pwede pala. O yan, pangatlong salang na yan. Yan, pangatlong salang. Dapat pumutok na yan. Pero, dahil sa DIY natin, pwede siya. Okay, gagawa tayo. So, gagawin natin ito mamaya. Para ipakita ko sa inyo na pwede pala. So, ito, pang-apat na ito. Okay, normal, no? Pang-lima. Okay naman. Ha? Pwede? Okay, so ito na. Gagawin natin ito. Kahit yung sira nito, pwede nyo rin siya gawin, ano? Yung binunot nyo, tapos yun yung i-DIY nyo. Pwede rin.
So, okay na. Yan lang, oh. Kasi ang laging problema dito, yung brown na nakalagay dito, yun yung nagkakaroon ng spark. Tapos, didikit dito. Tapos, didikit dito sa bakal. May bakal pa yan dito. Yun yung nagiging problema niya. Kaya, makikita mo yung ito, makikita mo yung tube na ito na goma. Wala siyang tama dito sa loob, di ba? Yun, wala siyang tama sa loob. Ang tama niya dito sa labas. Yan yung nag-i-spark sa loob. Okay? So, magtataka ka, no? Nasa labas yung tama na nagoma natin. Yung pinakaloob nito, walang tama yun. Ito lang. Hindi pa nga butas yung loob nyo. Yan. Diba? Hindi butas yung loob. Sa labas yung tama niya. Sa labas yung spark niya.